Pag nakakita ako ng isang tatay na may dala-dalang pasalubong, for me, it's a very powerful drive din eh. Na pagdating sa emotion, pag makakita ka ng tatay na may pasalubong, okay, syempre para sa anak yun, kanino niya dadalin, kanino niya ibibigay, saan niya kinuha yung pambinambili ng pasalubong niya, saan niya binili, yung mga ganun. I think ang pinanggagalingan po ng lahat ng yan ay ano ba yung word na yan? Empathy. Tama ba yan? You have to be able to empathize sa kung sino man po ang isinusulat ninyo. Kung kaya ninyong ilagay ang sarili ninyo doon sa buhay ng taong sinusulat ninyo ay mas magaling. I think nakatulong po sa akin na maging na mas maging mas marunong mag-empathize dahil ako po ay anak ng isang OFW. Ang tatay ko ay nag-Saudi. Mekaniko po siya sa Saudi. Natatandaan ko kapag nagpapadala po siya ng balikbayan box sa amin yung mga balat ng tsokolate, ayaw kong nakikita sa labas ng bakuran namin kasi naaawa ako sa tatay ko kasi kahit balat yun ng candy parang inisip ko, binili ng tatay ko to, dadaputin ko yung balat ng candy tapos ibabalik ko ulit dun sa loob ng eh, hindi naman sa loob ng bahay namin kasi basura na yun, ilalagay ko lang dun sa loob ng bakuran namin para at least meron akong peace of mind na yung binili ng tatay ko nandun pa rin sa area namin. Siguro ganun. Siguro dahil din nakikita ko yung tatay ko pag pumupunta ng magbabakasyon sa after 2 years. And then after ng vacation niya, aalis na ulit siya. Hindi siya mahilig magpahatid sa airport. So one time, naglalaro ako ng lupa eh. Minsan dumudura ako ng laway sa lupa ng bata. Tapos nila na, yun yung aking play tool ng araw. Dumaan yung airpods ko. Sabi nung airpods ko, anak, aalis na ako. Meron siyang malaking-malaking army bag pa yun, duffel bag, ganyan. Tapos, sige po tatay. I think I was 5 years old, yung time na yun. Nakita ko siya, nagpaalam sa akin, sabi ko, babay po tatay. Tapos, sumakay siya ng San Ildefonso, bus yun eh, sa Rizal. Sakay siya ng bus, Shaw Boulevard, from Binangunan. From crossing Shaw Boulevard, sasakay siya ng Naiya, pa airport. And then from airport, sakay siya ng airport. Hindi siya nagpapatid. I think once lang siya nagpatid, nagka-drama-drama, so hindi na niya inulit siya. And then sakay siya ng airplane, punta siya ng Saudi, mag-stay siya ulit dun for another 2 years. Nung ako'y tumanda na, doon ko na-realize kung gaano kalaking sacrifice ang ginagawa ng tatay ko para lang, kasi hindi, I mean, may mga anak na ako. Magpapaalam lang ako sa anak ko para pumunta sa isang show. Ang hirap-hirap na sa akin. Pero para gawin yun ng aking father ay, hindi naman kami marangyang buhay mo. Tamang-tama lang yun. Pero yung effort ng aking tatay at ng aking nanay na magkalayo sila, I think yun isa yun sa malaking factor kung bakit ako natutong sumulat ng mga mas emotional na mga letra. Hindi ko bihira akong masabing kanta dahil bihira lang po akong gumawa ng melody. I think yung mas makapagsulat ng lyrics na mas may emotion, doon ko nakuha. And yun. Tapos, dapat marunong po kayong maging visual. I think yung pagiging visual ay isa sa pinaka-effective na trait ng isang songwriter. Meaning, pag yung lyrics mo ay narinig ng isang tao, automatic yung image
na gusto mong ipakisabihin ay magfa-flash sa isip nung nakikinig. Napaka-powerful na tool niyan sa pagsulat ng kanta. Yan ay lagi kong ginagawa, lagi kong ginagamit. I think sa tagal natin medyo nakasanayan ko na din kung paano ko i-approach ang isang kanta or yun. Ano po?